Welcome back to my channel. Today it's 24th of December. So ito na nga, malapit na ang Pasko. Pagdiriwang na natin ang pagkanganak kay Jesucristo. So today, bali magluluto tayo ng caldereta kasi yun yung potluck ko for the Christmas party namin sa bahay ng parents ko. So kaming magkakapatid, meron kaming naka-assign ng each para yun yung share namin sa bawat family. So mamaya makikita nyo, magluluto ako ng caldereta, pork caldereta, mga I hope pag-usahan nila at masarapan sila dun sa ating lulutuin. So ipapakita ko sa inyo yung steps by step na gagawin. Madali lang naman eh actually kung nagluluto na kayo. Pero dun sa mga hindi pa ganun ka sa kusina, well, meron naman YouTube dyan, pwede rin ninyong pag-aralan. Sa akin naman, yung version ko is simple lang, mga ka-TeamBest. So, ito yung natutunan ko sa aking late father. Naturo niya to sa akin before pa, bata pa kami. I mean, nalaga pa ako. So, that's it, mga ka-TeamBest. Samahan niyo ko sa aking pagluluto ng pork caldereta with Savannah na so kulit. Merry Christmas, guys! So, ang dami nating content ngayon. Bawat video na ginagawa ko, ay niluluto ko is binivideohan ko siya para sa ating vlog mask kung tawagin. So, let's cook na guys! TeamBest, mag-start na tayo magluto ng ating caldereta. So, nagpa-preheat pan na ako, mga ka-TeamBest. So, maglagay na tayo ng ating mantika oil for this one. So, tansya lang natin, mga ka-TeamBest. So, yung sakto lang ng dami niya. Ganyan. And then, after that, since mainit na yung ating pan, pwede na natin ilagay ang ating garlic. So, ito na ang ating garlic. Yan. Ito yung ating parang share doon sa aming Christmas party later. Excited na kami mga kids, mga ka-TeamBest. So, samahan nyo kami. And before that, magluluto muna tayo ng ating dadaling food para doon sa aming Christmas party. Well, sabi nga, di ba, bawal lumabas, plus bawal ang gatherings. Ito naman kasi, kami lang namang magkakapatid, nanay ko, and then yung mga kapatid ko. So, wala naman talagang outsider for us. From us, walang ibang tao. Kami-kami lang talaga, mga anak namin, ganyan. Ayan, isunod na natin ang ating onions. Yan, dinamihan ko yung onions, mga patibes. Para mas, yung aroma niya. Pagkatapos natin yan, isusunod na natin yung matitigas na gulay like yung carrots and yung patatas. Parang ipa-fried na rin natin siya rito para magkaroon ng crunchiness doon sa kanilang texture sa balat. So, bali itong kawa natin na itong ginagamit natin. Ginamit ko rin ito kanina para dun sa pagpapakulo ng ating. So, ayan, antayin lang natin mag-brown ang ating garlic and onions. And then, sunod na natin ang ating carrots. So, dinamihan ko talaga mga ka-TeamBest yung sahog. Ayan, ang ating carrots. Palagay na natin. Hugasan ko na yan mga ka-TeamBest kanina. So, always wash our vegetable, our food, bago natin iluto. Ayan. So, parang iprito muna natin siya. Halo-halo lang ganyan, guys. So, ayan mga ka-TeamBest. So, habang parang napiprito na natin siya, ayan, pwede na natin isunod ang ating patatas. Yung patatas natin, binabad ko muna siya para hindi mangitim. So, thank you.
hayaan lang natin siyang maprito muna. Tapos set aside lang natin yung carrots dun sa half nung kawali natin. Actually, malaki tong kawali ko eh. Ang tawag dito is kawa. Pang ano talaga siya, mga katimbes. Pang handaan talaga. Ito yung version ko, inuuna ko yung gulay kasi malambot na ang ating karne. Then after nito, ilalagay ko na rin yung karne natin. Pakukuluan ko lang siya ng konti and then yung karne na tayo. Tapos susunod na natin yung bell pepper, yung Reno or liver spread, and then konting ketchup, konting, and then may cheese. Yun ang magpapayami lalo, cheese. So, pakuluin lang natin siya mga katimbes and then lagay na natin ang ating meat. So, ayan mga katimbes, kumukulo na siya. Haluin lang natin ng konti and then ilagay na natin ang ating meat. So, ang meat na ginamit natin is spare ribs mga katimbes. Yung may buto pero may laman din naman siya. Kasi malasa yun eh, kesa yung pure pork lang. And then yan, haluin na natin siya. My God, di ba? Ang dami ng ating caldereta. So, actually, tuyo na siya. Dadagdagan ko ulit ng tubig. Coming from doon sa pinagkuluan ko nito. And then, lalagay na natin ng liver spread. Actually, lalagyan ko rin siya ng tomato sauce para magkulay pula siya. Yan. So, dagdagan ulit natin ng sabaw. Kaya ang kagandahan ng stocks natin, huwag muna natin itatapon mga katimbes. Kasi yun yung magsisilbing pwede natin gawing sabaw para sa ating niluluto, di ba? So, ngayon, lalagyan na natin siya ng tomato sauce. Maglalagay tayo ng tomato sauce kasi parang maputla pa ang color ng ating caldereta. So, yan. So, mga katimbes, kanya-kanyang version tayo. This is my own version. Kaya, no judgmental po ha. Ito yung alam kong caldereta. Aside dun sa caldereta sauce. The more the merrier, di ba? Halo mo lang, ganyan. Actually, ito yung nakakapagod yung paghahalo eh. Tapos lagay na natin si Reno para ano, maano na yung sa ano niya, lasa. Mix lang natin. For sure, mabenta to later, mga katimbes. Halo lang tayo ulit. Ganun lang ang life. Halo ng halo ka ng halo, mga katimbes. Yan. So, may sabaw pa siya. I mean, may sauce pa. Hindi pa siya natutuyuan. Mamaya, pag nag-thick na yan ako, guys.
ang sarap yun for sure. So, titikman natin siya ha, kung maalat, matabang, or what, diba? Anong idadagdag natin? Hirapan na. Maglalagay na lang tayo ng pepper. Pepper, pepper, pepper. Damihan natin para mas maanghang, mas masarap. Tsaka yung anghang pala niya, mga katingdas, hindi ganun ha. Kayang-kaya natin yung anghang. Even kids, kaya yan. So, perfect yung nilagay nating caldereta sauce niya. So, pakuluin lang natin ulit, mga katingdas, and then balikan natin siya. Okay? Ayan, kumukulo na mga katimbes. So, ilagay na natin ang ating bell pepper. Ayan, hinuli ko siya kasi para hindi siya agad lumambot. Hindi siya agad maduro. Ayan. Konting-konti na lang and then we're done. Look, mga katimbes, so, grabe ang ganda ng kulay niya, plus mas malasa na siya, promise, sobrang sarap na siya. Yung anghang perfect lang, yung alat hindi na ako nagdagdag ng asin, puro pepper na lang. Kasi yung sauce niya, andun na yung pampalasa eh, tapos yung tomato sauce pa. Ngayon, para magtikan ng ating sauce, magdadagdag tayo ng parmesan cheese. Shredded siya, shredded. May nabibili nito sa groceries, mga katimbes. So, itong ganitong size, parang 100 plus lang, diba? So, mura lang siya. Eh, magagamit mo naman. Kaya okay lang din. Yeah. So, sakto lang. Para creamy talaga yung ating, sauce. So, mamaya makikita nyo, naglalapot-lapot na siya. Itong parmesan cheese na to, siya yung magpapa-thicken ng ating sauce, magpapa-creamy. And then, once malambot na ang ating gulay, okay na tayo. Done na. So, pakuluin lang ulit natin. And then, wala na tayong nakalimutan. Mga katimbes, may nakalimutan tayo. Ang ating green peas, well, malambot na to eh. So, okay lang na huli rin siya nating ilalagay. Buti na lang, naisip ko yun. So, ilagay na rin natin siya. Ayan. OMG! This is it! Ating caldereta, mga katimbes, presenting. So, aral-aral lang din tayo, mga katimbes, para ma-perfect natin ang ating caldereta or kung ano man yung ating lulutuin. Wala namang masama kung mag-check tayo sa internet, diba? Like sa YouTube. Ganyan, ng mga recipes na pwede nating gayahin. Tapos, on your own, makakagawa ka ng recipe mo and yun na yung gagamitin mo for kapag nagluluto ka, diba? Kasi may kanya-kanya nga tayong version eh. So, kung ano yung better sa'yo, mas masarap sa tingin mo, okay lang yun, basta version mo, diba? So, that's it mga katimbes, ang ating pork caldereta. Yan ang ating handa for this Christmas. Ito yung ating potluck sa aming Christmas party sa bahay ng aking mama. So, we're gonna go there na later. So, bye guys! I hope nag-enjoy kayo and nagustuhan nyo ang aking cooking session dito lamang kay TeamBest Aguilar. Bye guys! Itong ating caldereta. Bye!